Masayang nagtipon sa kanilang idinaos na district fellowship ang mga Adventista ng Central Quezon 2. Ito'y ginanap sa West Valley Adventist Church, Candelaria, Quezon, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masiglang prayer life ng bawat Adventistang kaanib sa nasabing distrito. Ang kanilang masayang programa, Balitang May Pag-asa ni Michelle Advincula. Ignite Your Prayer Life. Iyan ang tema ng pagsasama-samang pagsamba ng buong distrito ng Central Quezon 2 na ginanap sa West Valley Church, Candelaria, Quezon. Ang pagsasamang ito ay pinangunahan ng masisiglang mga kababaihan na bumubuo sa distrito. Dito ay naipakita at muling naipaalala sa bawat isa ang mga kaparaanan kung paano pagniningasin ang mapanalanginig buhay ng individual. Kabilang sa pagsamba ang pagtatalaga ng langis pampahid na ipinagkaloob sa mga diakono at diakonesa na magsisilbing kasangkapan nila sa kanilang paglilingkod. Ito ay pinangunahan ni Pastor Glenn Cardona at Elder Midel Cueto. Bilang bahagi ng ating pagsamba sa District Fellowship, isinagawa ng atin pong DCC officers kasama ang ating mga local church leaders, mga ordained elders, ordained deacons and deaconesses ang pananalangin para sa olive oil na kanila pong gagamitin para sa paglilingkod bilang mga elders, deacons and deaconesses. Kaya nagagalak ang inyong lingkod kasama ang DCC President, Elder Midel Cueto, na amin pong naipanalangin ang mga ating lingkod na ito kasama ang mga langis na kanila pong gagamitin sa kanilang paglilingkod. Sa ikalawang serbisyo, si Sister Virginia Cueto ay ginamit ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mensahe, kung saan kanyang idiniin ang iba't ibang mga kaparaanan kung paano pagniningasin ang pananalangin upang makamit ang pagbabago sa buhay, ang makipagbigay ng pag-asa, makamit ang pagkakaisa sa pamilya at sa iglesia, at higit sa lahat, ang pagpapatawad. Kinahapunan ay nagkaroon ng pagpili ng mga opisyales ng buong distrito na mangunguna para sa kasalukuyan at sa susunod pang taon. Matapos ang eleksyon ay ibinahagi naman ng mga kababaihan ng bawat iglesia ang kanilang video presentation na kung saan nagpapakita ng kabutihan ng ating Panginoon. Patuloy ang pagyaon at paglago ng mga kapatiran, lalo't higit ang pag-abot sa iba't ibang mga pamilyang pilit inaabutan ni Jesus ng kanyang kamay. Ang bawat ulat ay sinusundan ng mga awitan, papuri sa ating Panginoon. Natapos ang pagsamba sa isang commitment message na pinagkaloob ni Pastor Cardona, na kung saan kanyang ipinaalala ang mga masisiglang kababaihang nabanggit sa Biblia at kung paanong sila'y pinapahalagahan ng Panginoon ng labis-labis din naman. Naghahatid ng Balitang May Pag-asa, Michelle Advincula para sa Health Today and PUC News.